Hello everyone, so tapos na tayo sa ating controversies. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon is social, political, economic, and cultural issues in the Philippine history. So, tapos na yung mga controversies na ano bang dapat, ano bang nangyari, ano ba yung mga errors, etc., etc. Ngayon naman, issues naman tayo. So, isa sa mga hanggang ngayon ay long-standing issue ng Philippines is agrarian reform or agriculture. Okay? So first, define natin agrarian reform. Agrarian reform covers the restructuring of tenure and the pre- and post-production support services structures in the agricultural sector. Ibig sabihin, pag sinabing natin agrarian reform, restructuring daw, ibig sabihin, merong binabago. Okay? So, siguro, possible na in the past, hindi maganda yung kanilang proseso when it comes to the pre- and post-production. So, binabago. Kaya, yan, tinatawag siyang agrarian reform. So, in the Philippines, nagsimula yung land ownership. And when it comes to agrarian reform kasi, isa sa mga main na kinukover niyan is yung land ownership. Okay, ibig sabihin yung pagmamayari ng lupa for the farmers to use them or the people to use them. Okay? So even even daw nung pre-Spanish colonial period meron nang pagmamayari o yung form ng pagmamayari ng lupa. So unang-una diyan syempre yung pre-Spanish colonial period. So ibig sabihin dito yung time na kung saan bago pa dumating yung mga Spaniards. So for this one, sabi dito, this land is ours. God gave this land to us. So ibig sabihin noon, wala pang kasulatan na pagmamayari ng ganito yung lupa, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, available for everyone yung lupa para magamit nila. Okay? So, before the Spaniards came to the Philippines, Filipinos live in villages or barangays ruled by chiefs or datus. The datus comprised the nobility, then came the maharlikas, the freemen, followed by the aliping na mamahay, serfs, and aliping sa gigilid, slaves. However, despite the existence of different classes in the social structure, practically everyone had access to the fruits of the soil. Money was unknown and rice served as the medium of exchange. So, yun nga, gaya ng sinasabi ko kanina, na everyone is free to use the land. Okay? Yan. So, ito yung mga classes nun. No pre-Spanish colonial period. So, here are the Maharlikas. So, dito nabibilang ang mga datura, hasultan, at kanilang mga asawa. Timawa, dito nabibilang ang mga mangangalakal, mandirigma, at mga taong malaya. And alipin, pinakamababang antas sa lipunan. Ibig sabihin, nung time ng bago dumating yung mga Kastila, no, meron ng different social classes. Ibig sabihin, meron mga mayayaman, meron mga freemen, meron din mga slaves na kung saan sila ay pagmamayari ng either timawa o mga maharlika. During the pre-Spanish colonial period, the datu served as the principal owner of the lands while the maharlika and the timawa were entitled to have some parts in the certain area. So, kahit na free for everyone yung lupa na gagamitin, syempre, meron din kailangan mag-o-overseer doon sa lupa na yun. Ibig sabihin, siya yung soul na magpo-protekta doon, kay bahala siya doon sa mga taong gumagamit noon, and sa kanya rin nagpapaalam yung mga taong gumagamit ng lupa. Okay? And yung mga maharlik ang timawa, since they are other maharlikas and the freemen or yung mga timawa, they are entitled to have some parts of the land. Ibig sabihin, pwedeng ibigay sa kanila, pwedeng magbigay sa kanila ng parts ng lupa na pwedeng tawagin kanila na kung saan pwede nilang sakahan, pagtaniman ng kung ano-ano. Okay? Yung mga alipin, yun, they serve as the workers of the community. So, sila naman, although wala silang pagmamayari, pwede lang silang, sila yung mga nag-work para doon sa mga, para magtanim sa mga lupa na yun, and para, yun nga, if ever daw ang isang alipin ay may ginawang maganda, okay, inawardan siya ng something, na-appreciate siya ng datu, etc., etc., ay pwede siyang bigyan ng lupa.
Okay? And then when an alipin is given a piece of land for them to own, they would no longer be considered as an alipin. Ibig sabihin, tataas na yung class nila. Siguro mapupunta na sila sa Timawa. Okay? In the pre-colonial Philippine society, the datu played a significant role in land ownership and management with their respective territories. So, when it comes to allocation of land, yung datu daw yung may authority na magbigay or mag-allocate ng sino ba yung ito pang land na to gagamitin para saan, etc., etc. So, such as farming, hunting, or settlement. Ibig sabihin, pag settlement, pwedeng pagtirhan. They could grant usurfact rights to individual or families, allowing them to use specific parcels of land while retaining overall control and ownership. Kumaga, since yung dato nga, yung overseer ng lupa na yon, siya rin yung may magsasabi na, oh, ito, dito kayo tumira, dito, ito yung pwede nyo gamitin, etc., etc. A protection of land rights. It was the responsibility of the datu to protect the land rights of the community members within the territory. This include defending the community's land from external threats such as raids or invasions of by neighboring groups. So yun. So hindi lang since overseer nga yung datu sa kanyang lupain. Syempre, isang duty niya is to protect the land. Okay? From external threats such as raids and invasions. Kasi nung panahon na yun, uso yung mga ganon na grade or ano ba tawag doon? Sinusugod nila yung mga lupain ng mga ibang tao para yun yung way para makuha nila yung mga gamit-gamit, mga pagmamay-ari nung kanilang sinugod na grupo. Okay? Arbitration of land disputes. The datu acted as a mediator in resolving disputes related to land ownership. So, isang role din ng datu during the pre-Spanish colonial period, aside from pagpuprotekta ng kanyang land at pag-assign kung sinong gagamit nito, syempre, hindi maiiwasan na meron ding mag-aaway-away para sa land na yon. So, ang datu, yung mag-mediate dun sa dalawang mga nag-aaway or merong conflict. Okay? So, mostly daw, yung conflicts is between individuals or families over land boundaries, so hanggang saan ba yung pagmamay-ari ng kung sino, inheritance or mana, or other issues often based on customary law and tradition. Next, collection of tribute. So, in exchange of the use of land within the datu's territory, community members often paid tribute or taxes in the form of agricultural produce, livestock, and other goods. So, syempre, since ang datu ay siya ang nagsasabi, o pwede mong gamitin yan, tapos pinoprotektahan din niya, siya yung mag-mediate, syempre, that may nakukuha din siya something. So, ang nakukuha niya doon is yung tribute, or tribute ang tinatawag natin, or yung taxes. Pero during that time, hindi pera. Ang ginagamit nila na tribute na ibinibigay sa datu is agricultural produce, yung mga prutas, yung mga gulay, livestock, and or other goods. Siguro ito yung mga silk, mga gold, etc., etc. So, this tribute served to maintain the datu's authority and to support their leadership role in the community. Next, custodianship of sacred land. So, some areas of the land within the datu's territory might be considered sacred or spiritually significant. The datu as a religious and political leader had the responsibility of safeguarding these sacred sites and ensuring their proper use and preservations. So, bukod sa mga ginagamit na land, noong time na yon, syempre, hindi pa naman mostly Christianity yung alam nating mga religion. So, during that time, syempre, meron silang mga kinukonsider na kung ano-ano yung mga sinasamba nila, etc. Na, ano ba, mga anito-anito. So, even then, meron din sila tinatawag na sacred lands o yung mga lupain na kung saan kinukonsider nila as sacred or spiritually significant. So, isa rin daw role ng datu na protektahan niya yon and ma-ensure yung proper use and preservation ng lands na yun. Okay? Next, isa rin daw role ng datu during that time is to
oversee the management of common resources such as forests, rivers, and fishing grounds. So, bukod sa pag-arrange ng conflicts, pag-oversee ng land, pag-protect ng land, is, syempre, yung dato rin yung nagmamanage ng common resources. Ibig sabihin, alam niya kung nasasobrahan na ba yung paggamit ng mga forest, nasasobrahan na ba yung pagkuha ng pag-abuso sa mga river, etc., etc., para sustainable yung pamumuhay nila sa and sustainable yung resources na meron sa kanila. Hindi yung biglang mauubos na lang, tapos eventually, wala na silang makukuha. So, role din yun ng isang datu. So, overall, the datu played the central role in land ownership and governance with pre-colonial Philippine society, exercising authority over the allocation, protection, and management of land resources to ensure the welfare and stability of their community. So, yun. Role yun lahat ng isang datu. So, kung isipin nyo, if it's during these modern times, ang isang datu ay sabihin na natin siya yung leader ng isang bansa, ng isang bayan, etc. And ang mga goal niya is yung protektahan, i-manage, and panatilihing sustainable yung pamumuhay ng bawat isa. So that's land ownership during pre-Spanish colonial period. So punta naman tayo sa Spanish colonial period, o kaya saan dumating na yung mga Espanyol. So, during this time, Spanish authorities considered all lands as public domains regardless of cultural custom. So, nung dumating sila, di syempre, sabi nila, kanila na yung lugar na yon, and everything na nakita nila, all lands ng kinoconsider nating Pilipinas is for the use of the public na daw. Okay, the King of Spain was at liberty to distribute parcels of land as rewards to royal Spanish military and civilians. So, yung King of Spain during that time, nung dumating sila, sabi niya, since pag-may-ari na natin ng Pilipinas, nasakop na natin siya, ako lang may karapatan para bigyan ng mga lupain yung mga loyal Spanish and military and civilians. Okay, so parang ginawa niyang reward. Due to this, private ownership of land became the trend during the Spanish colonial period. So, makikita natin, nagkaroon na ng private ownership. Dito na nag-start yung private ownership. Kasi, di ba, sa pre-colonial period, yung mga datu ay overseer lang. Pero, everyone can use the land. But, during the Spanish colonial period, meron ng mga nagmamay-ari. Okay? Mga specific people na yung mga nagmamay-ari ng mga land na ibinigay sa kanila ng King of Spain. So parang binayagan yung King of Spain yung mga tao ito para sa inyo na yung mga lupa na yan. So maging may-ari na sila ng mga lupa. So dito na pumasok yung concept ng encomienda o royal land grants. Na kung saan, yun nga, yung Spanish colonial government granted large tracts of land to Spanish settlers, military officers, and members of the clergy as a reward for their services to the crown. So, parang inabuso talaga nila yung powers nila dito nung nasakop nila yung Philippines. So, ang ginawa nila noon, since sabi niya, pwede na lahat ng nakikita namin na lupa, amin na to. So, parang nagbigay sila ng mga encomienda o itong lupa na to sa iyo. So, nagbibigay sila sa mga Spanish settlers o yung mga Espanyol na titira sa Pilipinas, military officers, so yung mga Espanyol na nasa military, and members of the clergy o yung mga tinatawag nating mga praile. Okay? As a reward for their services to the crown. Okay? Ibig sabihin, the crown ng Spain. Okay? So, these land grants known as encomiendas often encompassed vast areas of land and came with rights to collect tribute and labor for the indigenous population. So, the encomienda systems grants that encomienderos must defend their encomienda from external attack, maintain peace and order within, and support the missionaries. So, during that time, though, so na nabigay na yung encomienda, syempre, may mga nakatira pa din doon ng mga, tinatawag nila, mga natives, okay, yung mga Pilipino. Na kung saan,
ang ginagawa nila is parang yung during pre-colonial period din na merong isang part na lupa or isang na pinamumunuan ng isang dato, for this one naman, encomiendero yung tawag or yung pag nagmamay-ari ng encomienda na ibinigay ng hari, no? Tapos, ang ginagawa ng mga encomienderong ito ay since sila yung binigyan ng karapatan na magmay-ari ng lupa, nakukolekta sila ngayon ng tribute or taxes and labor from those na people na nakatira dun sa land nila. Okay? And yun nga, and nakapalit naman nun is they have to defend their land from external attack, maintain peace and order within, and support the missionary. So, parang yung ginagawa lang din ng mga datu. Pero ito, yung encomienda, and mga encomiendero, sa pilitan ito. Okay? Ibig sabihin, during that time, meron siguro, merong mga datu-datu, and then biglang nung nasakop na ng Spaniards yung Philippines, ay sabi ng mga Espanyol, amin na to, kami na ang may-ari. So, ayun, sila, nung napayagan yung mga encomiendas na yan, so, nagkaroon ng parang mga landlords yung mga Pilipino. Okay? And also, fun fact, encomiendas daw ay sila yung hacienda ngayon. Okay? Doon nang galing yung mga hacienda. Okay, so ito yung example nun. Ayan. The system, or the encomienda system, however, degenerated into abuse of power by the encomienderos. The tribute soon became land rents to a few powerful landlords, and the natives who once cultivated the lands in freedom were transformed into mere share tenants. So, di ba dati, dun sa mga datu, pwede nilang gamitin yung mga lupa. Nung, yung system daw ng encomienda, pwede rin nilang gamitin yung lupa as long as magbibigay sila ng tributes or tax dun sa encomiendero. Pero yun nga, since the system degenerated into abuse of power, so parang naabuso ng mga encomienderos yung encomienda system na yon. So, yun, nagkaroon ng parang naging land rents na lang, na kung saan parang nagiging share tenants na lang yung mga Pilipino. Ibig sabihin, parang nakikitira na lang sila, and then nakikishare na lang sila doon sa pagmamay-ari ng mga encomienderos. Land ownership during the Spanish colonial period was closely tied to the systems of forced labor and tribute extraction from the indigenous population. So, yun nga, since sinasabi nila na amin tong lupa na to, kailangan magbayad na kayo sa amin, yung iba, kung walang pambayad ng tribute, forced labor yung ipinapalit or yung polo y servicio na kung saan magtatrabaho sila ng kahit labag sa kalooban nila or kahit ayaw nila. Okay? Encomienderos and hacienda owners often compelled indigenous people to work on their land in exchange for protection or as a form of tribute. The system was a forced labor known as repartimiento or polo y servicio was a source of exploitation and oppression for many indigenous communities. So, yun. Parang yung pinagtatrabaho sila ng medyo against na sa kanilang will or medyo sobra-sobra na. So, ayun. So, that was land the form of land ownership during Spanish colonial period. So, punta naman tayo anong nangyari after ng Spanish period. So, the first Philippine Republic happened. Ibig sabihin, ito yung nung napaalis na nung 1898 ng mga Pilipino, yung mga Espanyol. So, ang presidente na dito ay si Emilio Aguinaldo. Okay? In the Spanish colonial Philippines, friar land referred to vast tracts of land that were acquired and managed by the Catholic Church, particularly by religious orders such as Dominicans, Franciscans, Augustinians, and Jesuits. These lands were obtained through various means, including donations from Spanish monarchs, grants from colonial government, and acquisitions through missionary activities. So, ito, yung friar lands na yan, yun nga, yung mga encomiendang ibinigay sa kanila, o yung mga lupang ibinigay sa kanila. No? Ngayon, nung napaalis na yung mga Espanyol, so ano nangyari na dito sa mga friar lands na ito?
So when the first Philippine Republic was established in 1899, General Emilio Aguinaldo declared in the Malolos Constitution his intention to confiscate large estates, especially the so-called friar lands. Okay? So sabi niya, yung mga friar lands na yan, kukumpiskahin na natin para gawin natin pagmamay-ari na ng gobyerno. So ito yon yung inauguration ng the first Philippine Republic. So yung sinulat niya or yung ginawa niya noon sa Malolos Constitution, it recognized the right to private property, affirming that the principle that individuals have the right to own, use, and dispose of property as they see fit. This recognition of private property ownership was a departure from the colonial land tenure systems under Spanish rule, which often favor large landowners and the Catholic Church. So, parang sinasabi lang dito na yung sinulat ni Emilio Aguinaldo sa Malolos Constitution about land ownership, kung yung dati, nung pre-colonial period, everyone is free to use the land, Spanish period, merong mga encomiendero. During this First Philippine Republic, sabi niya, may karapatan na yung mga tao, yung mga Pilipino, na mag-own ng land. Especially yung mga sinasaka talaga nila. Okay? So, nire-recognize na niya yung pagkakaroon ng private property ownership. So, it aimed to protect the land rights of indigenous communities by prohibiting the forced sale of lands owned by indigenous people. This provision sought to prevent the dispossession of indigenous lands by Spanish colonizers and parties. Yan. The Constitution mandated the protection and conservation of public lands for the benefit of future generations. It prohibited the alienation of public lands to foreign individuals or corporations, ensuring that these lands remain under the control of the Filipino people. So, isa pang mandate or mandat, parang law na nakalagay sa ating Constitution during the First Philippine Republic ay bukod sa pagkakaroon ng private ownership ng mga Pilipino, pinoprohibit din niya yung pagbebenta ng mga lupang ito or pag-aalaw ng mga lupa na maging pagmamay-ari ng foreign individuals or mga hindi Pilipino. Kaya nila hindi pinapayagan yun to ensure that yung mga lupa ng Pilipinas ay under control ng mga Filipino people. However, as the Republic was short-lived, Aguinaldo's plan was never implemented. So, yung First Philippine Republic kasi, yun, na yung Malolos Constitution na i-proclaim siya noong 1899. However, hindi siya natuloy kasi nga, nilusob naman tayo ng mga Amerikano. Okay? So, ito na, pasok na ang American Occupation Era or yung American Colonialization. Now, for this one, when the Americans took over, 93% of the country's land area was held by the American government. So, parang Spanish government lang din. Okay? Si Governor General William Howard Taft wanted to have a liberal policy that would allow a good portion of the land area to be sold off to American investors. Such policies made land ownership exclusive and enabled foreign entities to own land despite any cultural systems that many indigenous groups of the Philippines may observe. Ibig sabihin, itong taong ito, si Governor General William Howard Taft, ay pinayagan niya. Ang gusto niya mangyari is ma-allow yung land area ng Philippines ay maibenta sa mga American investors. So, kung yun ay nangyari, maraming foreign entities ang magkakaroon ng karapatan para mag-own na sa mga kalupain ng Pilipinas and maaaring ang hindi nila i-honor yung mga cultural systems ng indigenous groups na meron sa mga Pilipino. Okay? So, bukod sa ganung gustong mangyari ni William Howard Taft, there are also other legislation or mga law na naipasa during the American Occupation Era.
So, isa na dyan yung Public Land Act of 1902 na kung saan, it also known as Act No. 926, established the framework for the disposition and administration of public lands in the Philippines. It provided the classification of public lands including agricultural, mineral, timber, and grazing lands and outlined procedures for the acquisition, utilization, and disposition. So, ibig sabihin, for this one, ito na yung act. Ito na yung framework na kung saan, ito na yung mga, kasi nasabi nila, ano ba yung mga land na i-consider natin as public lands. So, ito na yan. Agricultural daw, mineral, timber and grazing lands, and other. And bukod doon, naglagay na rin sila ng procedures kung paano ma-acquire yung mga lupa, paano gagamitin, and paano maipamigay sa mga gustong bumili or mag-own. Next is the Philippine Organic Act of 1902 or the Philippine Bill of 1902. So, sabi niya, for this one naman, isinet nila yung ceiling or kung gaano karaming lupa yung pwedeng ma-own ng isang private individual and corporations or private corporations. So, sabi, for a private individual, pwede daw ma-own niya ay 16 hectares. Hectares ito. Okay, shorthand. And for corporations naman ay 1,024 hectares. Okay? So, yun talaga. Talagang sinasabi na na, ito yung pwede mong i-own, 16 hectares, yung pinakamarami. Kung sino ka man, mga Amerikano ka man, Pilipino ka man, pwede mo itong i-follow mo to. And ito yung pinakamarami mong pwedeng bilhin. Okay? Sa Land Registration Act of 1902 naman, about 400 native farmers were without titles at the start of American era. Ibig sabihin, for this one, marami na 400,000 native farmers or mga Pilipinos yung mga nagmamay-ari ng lupa. However, yun nga, isang problema nila doon is it is without titles or yung titulo ng lupa na nagsasabi na ay ito ay akin. Okay? Kumbaga parang ang meron lang sa kanila noon ay sabi-sabi na ito ay akin. Ganyan. So, wala silang specific na way para masabi na ito ay sa amin. Okay? And the absence of records of issued titles and accurate land survey. Kung accurate land survey naman is hanggang saan yung nasasakop ng lupa na yon. So, the Land Registration Act of 1902, it provided a comprehensive registration of land titles under the torrent system. Okay? So parang itong land itong act na to ay it aims lang to register the land that is owned by people. Okay? Para merong kasulatan na ito ay pagmamay-ari ng kung sino and hanggang gaano karami hanggang saan yung pamagmamay-ari ng lupa. Okay? So ang ginagamit nilang registration system noon ay yung tinatawag nilang torrent system. Na which is ginagamit din sa Amerika. Okay? This legislation introduced the torrent system of land registration in the Philippines. It established a more secure and efficient method of land registration and titling based on principles of indivisibility and conclusiveness of the title. The act aimed to provide legal protection to landowners and facilitate transactions involving land. So, yun nga. Para magkaroon ng titulo yung mga lupang pinagmamay-ari ng mga tao. So, the torrent systems which the Americas instituted for the registration of lands did not solve the problem completely. Either they were not aware of the law or if they did, they could not pay the survey costs and other fees required in applying for the torrent title. So, maganda yung plano ng mga Amerikano na magkaroon nga ng titulo para meron kang talagang kasulatan na ito'y pagmamay-ari. Ang kaso, since maraming ang Pilipino noon na hindi masyadong aware sa mga nangyayari, yun nga, hindi nila nai-register yung mga lupa nila or kung aware naman sila ay hindi nila kayang bayaran yung survey cost o yung pagsusukat kung hanggang saan yung pwede yung pagmamay-ari nilang lupa. Kaya ayun, medyo nag-fail si torrent system. Another significant legislation or law na naipasa during American period is the Public Land Act of number 1903
which introduced the homestead system in the Philippines. Under this program, individuals could acquire public land by meeting certain criteria such as residency and cultivation requirements, and this program aimed to distribute land to small farmers and promote agricultural production. So, ayun, homestead system, so bibigyan nila ng mga lupa yung mga small farmer para tumaas yung economic value ng Philippines. Ibig sabihin, para magkaroon ng to promote agricultural production. Okay? So, sino yung mga binibigyan nila? Yung nakamit ng certain criteria na hinahanap nila, which is residency and cultivation requirements. Ibig sabihin, yung kakahiyahang i-cultivate yung mga lupain. The program allowed tenants to acquire a farm of at least 16 hectares. However, it was not implemented nationwide, only in some parts of Mindanao and Northern Luzon where there were available public, alienable, and disposable lands. Ibig sabihin, nung nakuha na ng gobyerno yung mga lupain, siguro yung mga friar lands, no? Yun yung ipapamigay nila sa mga farmers. And a farm of at least 16 hectares yung mga ipamimigay nila sa mga tenant farmers, pero yon limited lamang siya noon sa Mindanao and Northern Luzon kasi doon lang may available na lands. Another na isa pang mga mahalagang na napasanon during American period is the Rice Share Tenancy Act of 1933, na kung saan it is the first legislation regulating the relationship of landlords and land tenants and the first law to legalize a 50-50 crop sharing arrangement. So nung dito sa Rice Share Tenancy Act, so yun na. Parang nag-i-start na sila nung parang equality or yung magkaroon ng equal share yung landlords at yung mga tenants. Ibig sabihin, yung mga farmers na nangungupahan sa mga landlords para sa crop sharing arrangement. Ibig sabihin, para kapag pumita yung kanilang mga pananim, ay mayroong din, ay 50-50 or half-half ang share ng landlords at ng tenants. So the act institutionalized the share tenancy system where the tenants farmer pays a portion of the harvest to the landowners as rent. Okay? The specific share was determined by agreement between the landlord and the tenant, but the act specified that the share of the harvest to the tenant should not be less than 40% of the total production. Ibig sabihin, sa tenancy system na to, kumbaga parang magbabayad yung farmer sa landowners as rent nila. But kapag umani na sila, kailangan hindi less than 40% yung makuha ng tenant. Ibig sabihin, syempre, kasi pag ibig sabihin yung form ng pambabayad nila is yung sila yung mag-asikasa sa lupa, sila yung magdadala ng mga animals na ginagamit nila pang till ng lupa. Yan. And bukod sa rice, so there is also a sugarcane tenancy contract act of 1933. So ganun din, same lang din yung content ng legislation, but for this one, sugarcane naman. Okay? Sugarcane o yung tubo, yung ginagamit sa paggawa ng sugar. So yun, the American occupation of the Philippines was characterized by a mix of traditional land tenure systems, new land policies and reforms, and the emergence of corporate land holdings. Ibig sabihin, ito, kasi nga, binenta na ng mga Amerikano yung mga lupain ng Pilipino sa mga corporations. So yun, nagkaroon ng corporate land holdings o yung mga pagmamay-ari ng isang kumpanya. Despite the land policies that was established, it did not help the farmer's situation. It further worsened the land ownership situation wherein there was no limit on the size of land holdings one could possess. Land holdings was again concentrated to a fewer individuals who can afford to buy, register, and acquire fixed titles of their properties. Hence, more lands were placed under tenancy. So, ito daw yung hindi magandang nangyari during the American occupation. Kahit na sinabi na merong landlord-tenant na share,
Ibig sabihin, syempre, yung makakabili lang din naman ng mga lupain nun, eh yung mga may pera. Which is, sino yun? Yung mga landlord. Okay? Yung mga nakabili ng lupa. So, ang nangyayari nun, mas marami silang nabibili ng lupa, mas maraming, nagkakaroon sila, mas marami silang tenant or mas maraming land ang napupunta under tenancy. Or ibig sabihin, yung mga farmers ang nagtatrabaho and then kikita lang sila ng kalahati. Due to this, there were widespread peasant uprisings that resulted in social disorder and more militant peasants and workers' organizations banded together for a more collective action against the abuse of landlord and unjust land ownership situation. So, ito na yung mga nakikita natin sa TV noon, yung mga may-aari ng yung mga tenants or yung mga farmers na hindi sila may-ari na lupa, pero sila yung mga nagsasaka noon, diba? Parang naggumagawa sila ng pag-aalsa against their landlord. So, totoong nangyari yun, and it was prevalent during American occupation era. Yan. And then, noong around 1944, nung nag-start na ang World War II, syempre, sinugod ng mga Hapones ang Pilipinas. So, maraming ganap nangyari noon. And, if you're familiar with Hukbalhap, or yung hukbong bayan laban sa mga Hapones, ito yung grupo ng mga farmer tenants. Okay? The Japanese occupation worsened existing problems of land concentration and landlordism in the Philippine countryside. Some Filipino landlords collaborated with the Japanese authorities, exploiting tenant farmers and exacerbating rural poverty. Ibig sabihin, nung sinugod na tayo ng mga Hapones, no? May mga Filipino landlords na nakipag-ugnayan sa mga Japanese authorities. Diba, during that time, parang sinisira-sira din ng mga Japanese yung mga properties ng mga Pilipino. So, yung ibang mga landlords, matalino sila. They collaborated with the Japanese. O di, anong nangyari? Ibig sabihin, mas lumakas yung loob nila para mag-abuse ng power kasi nasa side nila yung mga Hapones. So, since landlord sila, hindi kawawa naman yung mga tenants nila. So, during that time, no, ay talagang nag-alsa yung mga Pilipino, especially the tenants, and they created Hukbalhap or Hukbong Bayan laban sa mga Hapones, na kung saan sila yung mga nagsumusugod sa mga lupain na pinagmamay-ari ng mga landlords, and talagang binabawi nila yon. But, yun nga lang, ang hindi maganda sa way ng pagbawi nila is through violence. Okay? Despite attempts by the Japanese administration to implement agrarian reform for their own strategic purposes, these efforts were met with resistance from Filipino peasants and guerrilla forces. Peasants' uprisings and guerrilla attacks targeted Japanese collaborators, including landlords who benefited from Japanese policies. So, yun na nga, ang ginawa ng mga Hukbalhap, no? So, sinusugod nila itong mga lupain na ito, ganyan, they created uprisings, tapos inaatake talaga nila para mabawi nila yung mga lupain. And, anumang nangyari? Through the Hukbalhap, peasants and tenants recognized abuses from landowners who did not give them enough shares. This caused many peasants to take up arms and be part of Hukbalhap. So, yun talaga ginagawa nila noon. Sinusugod nila yung mga lupain, parang tinatalo nila yung mga landlords doon. Tapos, sinasabi nila na amin na itong lupa na to, natalo ka na, amin na to, binabawi na namin yung lupa namin. So, talaga maraming na-acquire na lupain noon yung mga miyembro ng Hukbalhap. Yun nga lang, when the war ended, it also signaled the end of gains acquired by the peasants. Yung iba nun, nung natapos na yung war, yung mga ibang landlord, nabawi nila yung mga lupa nila. Okay? Yung iba naman, yun, na-retain na dun sa mga peasants or sa mga tenants.
So, after the Japanese occupation period, various form of shared tenancy between landowners and tillers were conceptualized. So, dito na yung, after the Japanese occupation period, ito na yung Second Republic of the Philippines. Second ba? Basta yung started from the Commonwealth. Okay? So, Commonwealth? Parang hindi. Basta it started after the Japanese occupation period. So, parang ang land ownership dito sa time na to, parang ganun pa din. Meron pa rin land owners and meron pa rin mga tenants. Sabihin, there are still shared tenancy between landowners and tillers or yung mga farmers. And isa na yung pinaka-famous doon is yung mga kasama system, which is, yun nga, the landlord offers land, seeds, and cash needed for transplanting and harvesting crops, while the tenant or the kasama offers his carabao and labor for an equal share of the yield. Ibig sabihin, ang goal lang ng landlord is magbigay lang siya ng pera, ng land, paggamit yung land niya, yung mga seeds, tapos bahala na yung mga tenant nila na trumabaho para sa equal share ng paanihin nila. Okay? However, yun nga, it still did not address the need for a genuine agrarian reform that led to the rise of socialist movements that further contributed to the agrarian unrest. The rise of local landlords to power became the common norm as they continued to exercise their dominance in securing control over their resources. So, yun nga, still, kahit natapos na ang war with the Japanese, meron pa rin mga landlords na nag-aabuso ng kanilang power. Kasi nga, syempre, pag ikaw may-ari ng isang land, very powerful ka na during that time eh. So, marami talagang nag-abuse ng power nila. Okay? So, next part in this is topic is the government initiatives on agrarian reform.